Now, let us discuss part 3 ng equation and inequalities, which is complex numbers. Okay? So, ano ba ang complex number? Ang complex number ay number in the form ng a plus bi, kung saan ang a and b mo, ang tawag mo doon ay real number, at ang i mo naman ay imaginary unit, or that is the square root of negative 1. Okay? So, yung standard form ng complex number ay a plus bi. So, pag nakakita ka ng ganyang format, ibig sabihin yung given data sa'yo ay complex number. Basta may letter i ka nakita ka agad, ano yun, complex number. So, si a, ang tawag mo doon ay real part. Tapos, yung may bi na yun, ang tawag mo naman doon ay imaginary part. Okay? So, dito, may binigay siya sa yung conversion na ang i mo ay equal sa square root ng negative 1. Okay? So, therefore, kapag in-squared mo both sides, so magiging i squared is equal to negative 1. Okay? So, yan yung mga kailangan mong tandaan na conversion. And also, ang square root ng negative a is just the same as i square root ng a. Okay? Now, let us discuss addition, subtraction, multiplication, division, and complex conjugate of complex number. So, dito sa part na ito, pag-aaralan natin kung paano mag-add, mag-subtract, mag-multiply, at mag-divide, at paano kuhanin yung conjugate ng complex number. So, doon muna tayo sa may addition and subtraction ng complex number. So, let us say, we are given two complex number, which is a plus bi and c plus di. So, paano ba i-add kapag given tayo ng dalawang complex numbers? So, katulad nito, a plus bi plus ng c plus d. Ang ginagawa, pinag-a-add mo parehas yung real part at pinag-a-add mo din parehas yung imaginary part. Okay? So, sama-sama yung real part, sama-sama din yung imaginary part. Kaya, kinalabasan a plus c plus quantity ng b plus d times ng i. So, ito yung magkasamang real part, ito yung magkasamang imaginary part. That's how you add it. Ganun din kapag nag-subtract ka. So, yung a plus bi minus ng c plus di mo, that will give you a minus c plus quantity ng b minus d times ng i. So, sinusubtract mo parehas yung real part, sinusubtract mo din parehas yung imaginary part. Okay? Now, for multiplication naman, if we are given two complex number, which is a plus bi times ng c plus di, that is equivalent to ac minus ng bd plus ng ad plus bc times ng i. You just follow the ruling dito sa part na ito. So, ganun kang magmumultiply ng buong data mo. Okay. Kasi dito, ganyan, a times c, that will give you ac, and then bi times di, that will give you bd. Okay? Tapos yung i mo, di ba, magiging i times i, that is i squared, at ang i squared ay equals to negative 1. Kaya negative 1 times ng positive bd, that will give you negative bd, kaya naging minus bd dito. And then, the same thing also do sa gagawin mo ulit. Ito naman bi na ito, yung multiply mo dito sa c, tapos itong a na ito, yung multiply mo naman dun sa di. Kaya nagkaroon ng ad dun, tapos bc dun times ng i. Pinactor out mo lang yung variable i mo. Okay? So, that's how you multiply complex numbers. You just follow this formula. Okay, so, sa pagkuha naman ng quotient ng dalawang complex number mo, okay, ang ginagawa, minumultiply mo yung numerator and denominator mo dun sa complex conjugate ng denominator. Okay, so let us say, a plus bi yung given. Okay, so ito naman yung sa division. Okay, over ng c plus di. No? So, paano mag-divide ng dalawang complex number? Ang ginagawa, minumultiply mo siya doon sa complex conjugate ng denominator. So, ang ibig sabihin ng complex conjugate, kabaliktaran ng denominator. So, kung c plus di yan, magiging c minus di. So, itatimes mo yan ng c minus di. Okay? Yung numerator and denominator mo. So, that's how you divide naman complex numbers. Okay? Now, let us discuss property ng complex conjugates. Okay? So, yung
conjugate ng complex number mo. Let us say, ang given sa'yo, a plus b, ang conjugate nun, yung kabaliktaran nung a plus b i, at yun ay a minus b i. So, that's what you call the complex conjugate. So, kapag nag-multiply ka ng complex conjugate dun sa original equation mo na a plus b i, and then you multiply by the complex conjugate, which is a minus b i, that is equivalent to a squared plus b squared. Okay, always remember that. So, yung equation mo, yung original equation mo, when you multiply dun sa conjugate ng equation na yun, the equivalent data will be a squared plus b squared. Okay? So, ito naman yung mga kailangan mong tandaan, okay? Kapag nagmumultiply ka na nung imaginary part mo. Okay? So, ang i, okay? Ang i squared mo ay equal to negative 1. Okay? Dahil ang i mo ay equal naman sa square root ng negative 1. Okay? Yan, that is the equivalent ng i mo. So, ang i squared naman ay equal to negative 1. Tapos, ang i cube mo naman ay i squared times i. So, ang i squared natin, negative 1 times ng i, that will give you negative i. So, the same thing goes hanggang sa pinaka i to the 8. You just follow the ruling on how to multiply it. Okay? So, yan yung kailangan nyo sundin para kapag nandyan ka sa mga ganyang data ng imaginary part mo, makukuha mo kung ilan yung equivalent data ng i na yon na value. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano mag-add, mag-subtract, mag-multiply, mag-divide, paano kumuha ng complex conjugate ng complex numbers. So, problem number 1, carry out each operation and express the answer in standard form. So, sa part A, pinapa-add sa atin yung dalawang complex number na ito, which is 2 minus 3i plus 6 plus 2i. Sa part B naman, 7 minus 3i minus ng 6 plus 2i. And then, 2 minus 3i times ng 6 plus 2i. And then, sa part D, 7 minus 3i over 1 plus i. Okay? So, doon muna tayo sa part A. So, pina-add yung dalawang complex number. So, that is 2 minus 3i plus 6 plus 2i. So, that is equivalent to 2 minus 3i plus 6 plus 2i. Okay? So, tinanggal lang natin yung parenthesis. So, ngayon, ang gagawin mo, pagsamasamayin mo lahat yung real part, tapos pagsamasamayin mo din yung imaginary part. Okay? Kaya, kung mapapansin mo, ni rearrange lang natin yung pagkakaayos. Kaya, naging 2 plus 6, tapos negative 3i plus 2i. So, 2 plus 6, that will give you 8, and then negative 3i plus 2i, that will give you negative i. Kaya, ang pinaka-final answer mo ay 8 minus i. Okay? So, doon naman tayo sa part B. So, pinasusubtract naman yung 7 minus 3i minus ng 6 plus 2i. So, ito yan. So, ang gagawin mo, i-distribute mo itong negative sign na ito dahil naka-parenthesis yan 6 plus 2i na yan. Kaya, ang kalalabasan 7 minus 3i tas negative times ng positive 6 that will give you negative 6 tas negative times ng positive 2i that will give you negative 2i. Kaya, ang kinalabasan 7 minus 3i minus 6 minus 2i. So, the same process po din. Pag samasamahin mo yung real part at saka imaginary part. So, rearrange mo lang siya kaya naging 7 minus 6 minus 3i minus 2i. So, 7 minus 6 that will give you 1 and then negative 3i minus 2i that will give you negative 5i. Kaya sagot ay 1 minus 5i. Okay? So, doon naman tayo sa part C, pinamumultiply yung 2 minus 3i and then times ng 6 plus 2i. So, ang unang gagawin mo, i-multiply mo muna itong 2 na to dun sa term na ito. So, 2 times 6, that will give you 12 and then 2, okay, times mo naman ng 2i, that will give you positive 4i, kaya naging 12 plus 4i yun. Tapos, ito naman negative 3i na to, times mo naman dito sa 6, kaya naging negative 18i, okay? Tapos, itong negative 3i ulit na to, i-multiply mo dun sa positive 2i na to. So, magiging negative 3 times 2, that will give you negative 6. Tapos, diba, i times ng i is i squared. Ang i squared ay equal sa negative 1 sa table kanina ng nakita nyo. So, kaya naka-times yun ng negative 1. Okay? So, magiging 12 plus 4i minus 18i. Tapos, negative 6 times ng negative 1. So, negative 6 times negative 1, that will give you positive 6. Kaya, magiging equation no 12 plus 4i minus 18i plus 6. So, itong real part, pag sama-samayin mo, tapos sama-sama din yung imaginary part. Kaya, naging 12 plus 6, tapos plus 4i minus 18i. So, 12 plus 6, that will give you 18, tapos 4i minus 18i, that will give you negative 14i. So, ang sagot ay 18 minus 14i. Okay?
So, dyan naman tayo sa may part D, which is division. So, 7 minus 3i over 1 plus i. So, ang ruling, sabi niya kanina, di ba, kapag magdi-divide ka ng complex number, i-multiply mo yung numerator and denominator dun sa complex conjugate nung denominator. So, ang complex conjugate nung denominator mo na 1 plus i ay yung kabaliktaran niya. So, ang kabaliktaran niya ay 1 minus i. So, yun ngayon yung magiging multiplier mo doon. I-multiply mo yung numerator and denominator mo dun sa complex conjugate niya, which is 1 minus i. Okay? Kaya nagkaroon ka dito ng times 1 minus i over 1 minus i. Okay? So, i-multiply mo ngayon tong term na ito, yung numerator muna tayo. So, 7 times 1, that will give you 7. And then, 7, okay? Times naman ng negative i, that will give you negative 7i. Tapos, negative 3i times 1, that will give you negative 3i. Tapos, negative 3i times negative i, that will give you positive 3. Tapos, ang i times i, that will give you i squared. At ang i squared ay equal to negative 1. Kaya, nakaging times negative 1 dito. Okay? So, ganun din doon sa denominator mo. So, 1 times 1, that will give you 1. Okay? Tapos, 1 times naman ng negative i. Okay? Dito. So, magiging 1 minus negative i, 1 times ng negative i, that will give you negative i. Tapos, dito ka naman, i times ng 1, that will give you positive i. Tapos, i times ng negative i. So, ibig sabihin, that will give you i squared. Okay, so that will give you minus ng i squared. So, ang i squared natin ay negative 1. Kaya nagkaroon ka dun ng minus ng negative 1 data na yun na na-multiply because yung i squared mo. So, i-clear mo na natin. O, yan. So, ito na ngayon yung nabuo natin equation nung multiply natin yung numerator dito sa complex conjugate at saka yung denominator dito sa complex conjugate. So, ayusin natin. So, magiging 7 minus 7i minus 3. Ito is 3 times negative 1 that will give you negative 3. Okay? Kaya minus 3 dito. Over 1 minus i plus i tapos negative times negative 1 that will give you positive 1. Kaya naging plus 1 dito. Okay? So, pag samasamahin mo ulit yung mga real part at imaginary part. Okay? So, kaya naging 7 minus 3 tapos negative 7i minus 3i over ng 1 plus 1 tas negative i plus i. So, dito negative 7 minus 3 that will give you 4. Okay? Tapos, negative 7i minus 3i that will give you negative 10i. Kaya naging 4 minus 10i yung numerator mo. Tapos, dito naman itong negative i plus i na to ay 0 na. Okay? Tapos, magiging 1 plus 1. That will give you 2. Okay? So, ang kalalabasan ng sagot ay 4 minus 10i over 2. So, if you're going to divide bawat term by 2, masisimplify mo pa yung final answer mo. So, 4 divide mo ng 2, that will give you 2. And then, negative 10 divide mo ng 2, that will give you negative 5. Kaya naging 2 minus 5 ay yung final answer. Okay? Now, let us discuss complex numbers and radicals. So, dito, may condition siyang ibinigay sa iyo na kailangan mong tandaan kasi itong condition na ito ang magtuturo sa iyo paano kinoconvert yung radical form into a complex number. Okay? So, sabi niya dito, ang square root ng negative a ay equal sa i square root ng a. Okay? So, let us say you are given square root ng negative 3. So, that is equivalent sa complex number na i square root ng 3. Okay? Or another example, square root ng negative 9. Di ang equivalent nun ay i square root ng 9. Eh, sabi natin, ang square root ng 9 ay 3. So, magiging 3 times i, that will give you 3i. Okay? So, yan yung condition na kailangan mo sundin. So, paano naman kapag kunyari ang given sa'yo ay negative times the square root ng negative a. Eh, diba sabi natin, ang square root ng negative a ay i times ng square root ng a. Eh, may negative doon. So, imu-multiply mo yung negative doon sa term na yun. Kaya naging negative i square root ng a. Okay? So, yan yung kailangan mong tandaan sa paglilipat ng radical form into a complex number. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo paano nagko-convert ng radical form into a complex number. Okay, so sa part 1, okay, write in standard form, a is square root ng negative 4, sabihin naman 4 plus square root ng negative 5, and then sa part c, negative 3 minus ng square root of negative 5 over 2, and then sa part d, 1 over 1 minus square root ng negative 9. So, i-convert natin lahat yung buong part a to d na yan into a complex number. Okay? So, una,
square root ng negative 4, diba sabi natin ang data ang binigay sa atin yan, square root ng negative a ay equal sa I square root ng a, diba? So kaya ang kalalabasan yan ay square root ng 4. Sabi natin ang square root ng 4 ay equal sa 2. So kaya 2 times I, that will give you 2I. So ang sagot dyan ay 2I. Okay? So doon naman tayo sa part B. So 4 plus square root ng negative 5. Diba sabi natin ang square root ng negative 5 will be equal to I square root ng 5. O kaya naging 4 plus I square root ng 5. Okay, that will be the final answer kasi hindi mo na pwedeng i-simplify yan. Ito na yung real part mo, yung 4. Tapos ito yung imaginary part mo, yung I square root ng 5. Okay? So, doon naman tayo sa part C. So, negative 3 minus ng square root ng negative 5 over 2. Di ba sabi natin, ang square root ng negative 5 ay equivalent sa I square root ng 5. Kaya, kinalabas ang equation mo, negative 3 minus ng I square root ng 5 over 2. So, pwede mo yan i-divide sa bawat term. Kaya, ang kinalabasan, negative 3 over 2 minus ng square root ng 5 over 2i. Okay? So, pinaghiwalay natin para makita mo yung real part at saka yung imaginary part. Okay? So, the last part is 1 over ng 1 minus square root ng negative 9. So, 1 over, diba sabi natin, ang square root ng negative 9 ay equivalent sa I. Okay? Okay? Square root ng 9. So, ang square root ng 9 ay 3. So, 3 times I, that will give you 3I. Kaya, naging denominator mo ay 1 minus 3I. Okay? So, kaya, itong equation na to ay equivalent sa 1 over 3, 1 minus 3I. So, para ma-divide mo yan, kailangan natin i-multiply yan doon sa complex conjugate ng denominator mo. So, kung 1 minus 3i yan, so ang complex conjugate niyan ay 1 plus 3i. Kaya, multiply natin numerator and denominator by 1 plus 3i. Okay? So, ito yun. So, 1 times ng 1 plus 3i, that will give you 1 plus 3i. O, ganun din dito sa kabila. Yung 1 minus 3i times mo ng 1 plus 3i, ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 1 minus 9i squared. Gawin mo ulit yung ginawa natin kanina, i-multiply mo yung 1 na yan, tapos itong 1 na to ulit, i-multiply mo doon sa 3i, tapos itong negative 3i dito naman, tapos dito ulit. At ang pinaka-final answer na lalabas sa'yo doon sa denominator will be 1 minus 9i squared. Okay? Now, so now, itong 1 minus I squared, 9I squared na ito, ay pwede mo pa masimplify dahil ang sabi natin, ang I squared ay equal to negative 1. So, negative 1 times ng negative 9, that will give you positive 9. So, kaya ang kalalabasan ng denominator mo ay 1 plus 9 na. Okay? So, kaya ang kalalabasan nun, 1 plus 3i over 10 kasi magiging 1 plus 9 yung denominator kasi yung I squared mo ay equal sa negative 1. So, negative 1 times negative 9, that will give you positive 9. So, kaya magiging 1 plus 9 and that will give you 10. So, i-distribute natin yung bawat term, yung 10 na yun, yung denominator sa bawat term para makita natin yung imaginary part at saka real part. Kaya naging 1 over 10 plus 3 over 10 ng I. So, ito yung ngayon yung real part. Ito yung imaginary part. So, that's how you convert the radical form into a complex number. Okay?